Yo, what's up? Good morning, mga pre. Alright. Ito na naman ako, no? Manggugulo na naman ako ng mga tahimik nyo isip, no? So, yun. Hindi ako nakakapag-vlog ngayon, eh. Talagang maulan. Tigil, ang lakas pa ng ulan. So, yun. Ang topic natin ngayon ay trypanophobia. Ano ba yan? Trypanophobia na yan, no? Yan ang ating didiscuss ngayon. Maraming ganito eh. No? So, yun. Intro! So, yun na nga, no, mga pre. Ano ba yung trypanophobia na yan, no? Na napapatungkol sa anxiety. Kung i-search nyo, ano yan, para siyang phobia, no? Ay, phobia. Yung needle phobia, no? Naano ko to kasi marami tong ganito eh. Maraming may anxiety disorder na takot dito, no? Nagkakaroon sila ng takot dito. Sa karayom, no? Karayom tsaka dugo, no? Ayan naman, na ano yan sa pagkabata, bata ka pa, nagkaroon ka ng traumatic injection experience, no? I mean, naturukan ka nung bata ka, no? Tapos sobrang sakit, ayaw mo nang maulit, di ba? Hanggang sa nadala mo, hanggang pagtanda. So ngayon, may COVID na, no? COVID-19, no? So, nag-iba-iba na nga ng ano yung COVID, eh, no? Nag-upgrade na, eh, no? Mga variant na. So yun, ang nadidiscuss ko to dahil nga sa marami sa atin, no? Hindi man ikaw, kung ikaw nakapag-vaccine ka na, no, okay sa'yo, pero yung iba, gaya ko late na rin ako nagpa-vaccine, eh, no? Kasi nga wala eh, napangunahan tayo ng takot, eh, no? Alam ko marami rin akong kagaya, no? Marami akong kagaya na nag-struggle ng ganito, eh, no? Natakot, maraming klase kasi. So 'yun ang papaliwanag natin dito. No? So 'yun. Causes, no? Maaring mangyari. Ano ba yung mga lumalabas, no? Ito. Siyempre pag sa injection 'yan, eh. Yung bang parang tutusukin ka ng walang kalaban-laban, eh, no? yun. Anxiety, matik yan. Kapag naisip na na-injectionan ka, matik na yan, lalabas na. Alam nyo naman si anxiety, napakalawak yan. Ang daming magiging, ano yan, magiging, tawag dito, pwedeng isipin about sa anxiety, di ba? Hindi kang panic attack. Alam nyo, nito, noong in-injectionan ako, no, sabi sa akin, nung may specialista doon, eh, doktor siguro yun. Sinabi ko talaga sa kanya, sabi ko, okay lang ba, ano, may anxiety disorder, magpa-vaccine? Sabi niya, okay naman. Stop, bago ka umupo doon, pakalmay mo muna yung sarili mo. Yun ang banggit niya sa akin. Pakalmay mo muna yung sarili mo. Baka mamaya, eh, mag-ano ka, mag-panic ka. Sabi ko, hindi naman siguro. So, yun. So, yun, na ano ko naman, nakaraos, di ba? So, yun. Pamamawis. Maaari kang mamawis dyan. Sobrang tense kasi, nakaka-tense talaga yan. Hindi naman sa ano, no, takot bilang takot sa ano talaga, no, sa karayom, no. Ang dami lang talaga lumalabas, ang dami lang takot na lumalabas. Sa mga nakakaranas, sa mga hindi pa nabaksinan, no. Ayan. Tapos lalabas na yung mga sobrang daming dahilan. Ayan. Ganyan ako noon. So 'yun. Insomnia. Matik yan, nagkakaroon talaga ng insomnia. Halimbawa,
ang schedule mo ay 1 week ago, 1 week na lang. Naku. So araw-araw mo na iniisip 'yan dahil nga si anxiety, 'di ba? Alam naman natin 'yan. Pag gumana 'yan sa iyo, talagang papatulugin 'yan. Tuloy-tuloy ang isip mo, mga possibility, lalabas na 'yan. Anong mangyayari, mga takot, pag-aalala, 'di ba? Alam naman natin 'yan eh pagdating sa anxiety. Hanggang sa pinakadulo, pipigilan ganyan eh, yan ha. So yun, yun nga, pag lumabas na si anxiety, di ba, ang dami na nating ano yan, ang dami na nating pwedeng anuhin, maisip, no, or mag-react yung katawan natin, no. Ano ba yung mga dahilan bakit ka pinipigilan ni anxiety, di ba? Una, sa social, di ba, ayaw mong lumabas. Ayan, isa yan. Natatakot kang lumabas. Kasi hindi naman yung vaccination site, paglabas mo ng pinto nyo, yan na yun. Hindi naman pwede. Naisip ko na rin yan dati. Hindi pa ako nababaksinan. Gustong gusto ko, kaso napipigilan nga ako dahil si anxiety nga. No? Meron akong panic eh. Baka mamaya ganito, baka ganun, di ba? Ayan na siya eh. So yun, takot kang bumiyahe, isa pa yan, dahil nga walang ano, malayo yung vaccination site, mabiyahe ka talaga. So yun ang inakatakot din ng iba sa may anxiety, ah, baka ganun, baka atakihin ako bigla, ganun, di ba? Ganyan ako noon, natakot talaga ako. Hindi naman sa takot sa ano eh, sa karayom eh, sa posibleng mangyari na ginagawa ng isip ko, no. Yon. Natatakot ka sa atake. Yan. Siyempre, alam mo naman, pag umatake ang anxiety, tulad ko, gaya ko, may panic ako. Mamaya, eh, umatake na naman to. Mapatungan ko na naman ng mapatungan. Patay. Baka mapapauwi ako ng wala sa oras kahit schedule ko. Parang ganun ang inisip ko noon. Kasi, napapangunahan ako ng takot eh. Hindi sa takot sa ano, ha? Dahil ang title natin, trypanophobia, yung takot sa dugo at saka sa needle. Isa yan, isa sa dahilan yan. Kumbaga, itong mga sumunod na binabanggit ko, yung totoo talaga nangyayari. Kumbaga, ano ko lang yan eh. Title ko lang. So, yun. Para may dating ng kaunti. So, yun. Takot sa maraming tao. Yan. Isa pa yan. Yan din ako. Mamaya eh. Siyempre COVID yan. Alam kong pakiramdam may, ng may COVID. Sabi ko sa inyo. Nung time na yun, kung mababalikan nyo yung video ko ng ano, ng COVID experience ko. Ako. Iba. Yung bang pinipilit mong amuyin yung Chicken Joy? Nasaan yung amoy ng Chicken Joy? Spaghetti, walang amoy. Sabi ko, ha, wala na. Sabi ko, COVID na to. Talagang walang amoy. Kahit ano, kahit pabango, isiksik mo sa ilong mo, wala talaga siyang amoy. Panlasa, wala rin. Yan talaga ang inano ko, pinagtaka ko noong bakit ganito yung COVID. Wala ka talagang ano yun. Parang pinapatay niya yung senses mo na pang-amoy tsaka pang-lasa. Wala. So, yun. Kabado. Ano naman yan? Ibang kabato eh. Kapag alam mo nang babaksinan ka, yan na. Iba na talaga yan. Yung kaba mo yan talagang iba. Sasabayan pa ng anxiety, di ba? Nag-alo-halo na. Tapos, ano na yung isip mo? Gagawa na siya ng kung ano-ano sa isip mo. No? Ayan. Ayun yung tinatawag nilang ano, no? Gatong. Nagagatungan ang nagagatungan. Madadagdagan. Lalo nagiging malala, no? So, yun. Alibay. Yan, sabihin ako dati ng kapatid ko. Sabi ko, sabi niya, ba't di ka pa nagpapabaksin? Eh, dyan lang naman yun. Malapit lang. No? Tsaka madali lang yun. Nung kasagsagan talaga ng kikita ko sa TV, haba ng pila, sabi ko. Baka, ano? Kung mamaya, atakihin ako doon. Mahirap na.
Kaya yun, lumipas na lumipas yung buwan. Talaga ako nagpapabaksin. Kasi nga, napipigilan ako. Ganyan ang ano ko eh. Ganyan na tumatakbo sa isip ko talaga nung ayoko. Kasi alam ko ang pakiramdam ng may COVID. Siyempre, naglalaro pa rin sa isip ko na kailangan kong magpabaksin. Para na rin sa akin. Para na rin sa ikabubuti ko. Makakaalis ako, makakagala. Yun, isa pa yun. Ito, totoo to ha. Totoo tong nangyari sa akin. Kasi, ano, yan sabi ko nga, iba-iba tayo, no? Kung ikaw nakapagpabaksin, minamani mo na yung sinasabi ko. Pero sa iba, na mas malala pa sa akin, mas malala pa nangyayari sa akin, hindi nyo rin masasabi yun. Kung ikaw na nakapagpabaksin na, good for you, no? At least, nauna ka. Ang kaswertihan ko nga lang, nahuli ako ng vaccine sa lugar namin, walang Pfizer. Nung time na nagpabaksin ako, may Pfizer na. Yun, yung Pfizer na. Sabi nila, maganda raw yun. So, yun ang inano ko, no? Sabi ko, ah, ito na talaga. Ito na yung time na kailangan ko na magpa-vaccine. So, yun. Ayos din. Yun. Yun nga, magaling ka lang gumawa ng dahilan. Ganyan na ganyan ako. Napakarami ko ng dahilan. Presyo ganito, ganyan. Saka na. Huwag na lang. Mga ganun ba? Ganun din naman. Wala rin namang ano. Tapos naglalaro na sa isip ko na yung vaccine na yan eh. Ipin nyo, nagawa yung vaccine. Alam ko, mga taon yan bago makagawa ng gamot. Yun. At tumatak naman sa isip ko, hindi naman siya gamot talaga eh. Parang ganun ang inisip eh. Nag-ano na siya sa isip ko eh. Hindi naman siya gamot eh. Kumbaga, pang-protekta lang natin, pampataas na lang ng ano natin, immune system, parang ganun. Para ma-proteksyonan yung katawan natin. No? Ganun, ganun ang inisip ko. Kasi kung gamot yan, although may gamot na talaga ngayon eh. Siyempre, study ba? Noon, yung mga pasagsagan talaga ng vaccination, oh, sobrang dami nagpapavaccine. So, yun. Yun nga, sa dami ng naiisip ko na possibility, tsaka mga dahilan, di ba? Na tumagal. Nahuli ako. Pero suerte nga lang talaga, dito sa lugar namin, merong Pfizer. No? Yung mga, may lumabas na yung mga Janssen, mga Sinovac, yung mga ganyan ba. Pero ano ko talaga, Pfizer talaga ang gusto ko. Kasi, base sa na-research ko nga, pinakamataas siya na ano eh, low risk. Ganun. Yung mga ano-ano ko lang. So, nag-ano na tayo, eh, no? Gagawa na tayo ng mga ano-ano sa isip, eh, no? Anxiety yan. Yan. So, yun. Sunod natin yung ano, yung gumugulo sa isip mo, isa pa yan yung maraming namatay. Dahil nga, ako, nung time na nag-COVID ako, tapos sinamahan pa ng anxiety, matik. Yung pag-iisip ko na maraming namatay, maraming na hindi nakalusot, no? Hindi nakaligtas. Wala. Nabaksinan sila, tapos na, ano, diba? Isa na rin yan, naglalaro sa isip ko, na baka pag tinurukan ako, eh, ganun din mangyari sa akin, diba? Siyempre, anxiety na yan, pumapasok na talaga yan. Hindi natin masabi, no? Hindi rin natin, ano, kasi tulad yan, mahirap na yung magsabi ng ano, diba? Basta malakas ka, sabi ko nga sa inyo, magpalakas kayo ng katawan. Kung ngayon hindi ka pa nababaksinan, ano mo muna yung katawan mo, sipin mo muna yung katawan mo. Dahil kung sa anxiety lang, yung mga video na ginagawa ko, maaaring makatulong sa'yo. No? Basta i-apply mo lang sa sarili mo. No? Intindihin mo lang, unawain mo. Kahit pangit yung pagpapaliwanag ko, basta... basta... sana maunawaan nyo, no? Dahil, ayan talaga tayo, eh. Yan ang may anxiety disorder. So, yun. Natakot ka sa posible mangyari. Yun nga, nasabi ko na, sobrang dami na naglalaro sa isip ko. Kung ano-ano na lang, di ba? Parang, lahat na lang ng posibilidad, naiisip ko na. Yan. Kaya napapangunahan ako ng takot. Ganyan si anxiety kalakas. Sobrang lakas. Mga time na yun. Dahil nga, alam ko ang pakiramdam na may COVID. Sobrang hirap.
hindi ko siya binaliwala kasi sinasabi nilang ano mo lang, tawag dito, parang ang sa isip mo eh ano lang, parang sakit lang siya na ano, maraming sintomas at ganoon. Hindi, iba ang dating sa akin kasi nga sinabayan ako ng anxiety, so yung mga naglalaro sa isip ko, sobrang lakas niya. Talagang mapapaano ka na lang, papatulala ka na lang sa sobrang dami. Kaya nga, rin yung siniisip ko na dahilan kung bakit meron akong mga nababanggit na about sa subconscious, di ba? Yung naglalaro sa isip ko na sobrang dami. Yun. Sana ma-gets niyo, no? Yung point ko doon. So, yun. Sunod natin. Takot kang may matay, no? Paint, no? May matay ka. No? Mawala ka sa focus, no? Tapos pag ano, mabali pa yung karayom sa'yo, no? Na problema na, sobrang ano, siguro naturukan ka, bigla ka nanginig ng isay, no? Nagulat ka, no? Pero mga ganyan eh, lalo na sa mga bata, no? Sobrang takot, no? Hindi natin sila maano, no? Hindi natin sila maano na ganyan. May ganyan talaga mga tao, mga bata. Kahit matatanda na, takot pa rin sa karayom. Sa dugo, konting dugo lang, ha? Nanginginig na, makita ng konting dugo. Ako dati, nakakita ako dati, sobrang daming dugo. Talagang sumisirit. Hindi ko na kwento kung ano yun. Basta nakakita ako ng dugo na lumalabas sa katawan ng tao. Iba siya, tubig siya pag lumabas. Pero pag pumatak na siya sa kung saan, nagiging malagkit siya. Pero pag lumabas siya sa katawan, parang tubig. Ayan ang ano ko noon, nakita ko noon. Ngayon natin, kadiri yun. So yun. Listen, look and listen and learn. Takot ka mag-collapse. Diba? Yung parang kagaya sa ano, mga matatanda na i-stroke. Karaniwan sa paliligo yan, sa banyo yan sila na ano eh. Yung patak ng tubig, yung lamig, siguro lamig. Pag patak ng tubig, sa ulo ka agad. Diba, bigla silang na ano. Parang ganun lang din pag binaksinan. Magugulat yung ano mo. Tapos biglang ano na yung katawa mo. No? Siguro sa iba ganun. No? Pero, ewan, hindi natin masabi. No? May kanya-kanya kasi tayong ano eh. Kanya-kanyang ano sa katawan, no? Kung meron mang dati ayaw takot masaktan, yung mga ganun. Itong trypanophobia, na pumapasok na siya sa anxiety kasi ang part ng anxiety nandyan yung specific phobia. Sa mga hindi naman siya major eh. Major anxiety ano disorder. Hindi siya ano diyan, kumbaga mahina, mababang klase. Kaya napapasok siya sa phobia na ano, specific phobia. Dito nga, fear of blood and needles, no? Yung mga karayom tsaka dugo. Ayan. Ginawa lang natin siyang title. So, yun. Sunod natin yung... Paano ba malampasan, no? Or paano ba yung tamang way, no? Kung sakaling takot ka talaga magkaroon ng takot ka talaga magpabakuna, no? Hindi natin masasabi kung sino talaga yung takot sa karayom or takot talaga sa anxiety na ginagawa, yun nga, sa ginagawa ng anxiety, no? Hindi natin masasabi. Kaya nilalahat ko na, no? Panglahatan na to, no? Kung takot ka man sa karayom, eh, tapos may anxiety ka pa, diba? Ito, pampalakas lang ng loob, no? Kahit pa paano. Dahil dumaan ako sa ganyan. Hindi ako takot sa karayom, no? Hindi rin ako takot sa dugo. Okay lang. Ang kinakatakot ko lang, yung posibilidad mangyari, no? Kung sakaling, yun nga, nandun na ako sa vaccination, biglang, diba? Yung paglabas ko pa lang ng bahay, sa gate, pala, matake na kagad, no? Diba? Yun. So, yun.
na tayo dito sa paano ba malampasan, no? Una, willingness, yan yung kakabanggit ko lang last vlog, no, yung willingness. Willing ka dapat, hindi yung napipilitan ka or ano, gusto mo, yun. Isang way na rin yan, no, para ma-practice mo, no. Tsaka exposure na rin yan, malaking tulong yan. Makalabas ka ng bahay nyo, no. Makakita ka ng ibang tao. Maging active ka sa labas, maging na-observe mo lahat ng mga bagay. Kasi sa paraan ng pag-observe, nandyan na yung distraction. Distraction na mabago yung isip mo, hindi dun sa sintomas mong nangyayari sa'yo, no? If ever naman na may maramdaman ka, no? Tumingin ka, nasabi ko na to sa mga lumang vlog ko, eh. Mga dati ko pang vlog, mga distraction, mga technique, yan. Kung sakali lang naman na umatake siya or may nangyari, may sintomas na lumabas, magagamit mo yun. Relax, pikit, yan, hinga, yan, mga ganyan, mga basic lang. So, yun. Yun nga, willingness, di ba? Una, kailangan hindi ka napipilitan. Kailangan, itanim mo sa isip na kailangan mo to para na rin sa'yo. Di ba? Yun nga, lagi kong dinidiin dun, eh, no? Sa willingness ko. No? Para rin sa'yo. Although, kung ayaw mo naman, walang problema yun. Nasa sa'yo yan. Yun nga lang, sa majority, no, sobrang dami naman talaga yung nagpabakuna na, no. So yun. Tsaka yung risk ba? Yung risk ng maposibleng mangyari, mga ganyan. Siyempre pag bakunado ka, parang taas noo ka, 'di ba? Ayos. So yun. Sunod natin yung huwag ka magsisinungaling, no. Ganito yun ang karaniwan nangyayari. Kaya sila napapahamak yung iba. Eh. Diba, interviewing ka nga muna niyan. I-check up ka, MVP, ganun, ganun. Tapos, may sakit ka ba sa ano? Meron ka ba ibang sakit? Pag fill up pa lang, diba? Chinikam mo lahat yung mga no. Yung pala, meron ka pala talagang ano. Mahirap magsinungaling. Sabihin nyo kung ano talaga yung meron. Kasi, pag sinabi na yung ano yan, ay hindi ka pa pwede. Hindi pa pwede kasi, ano, sa ganito ka na lang, magpaano ka muna. Yung bang, sa sobrang pagpipilit mong babaksinan, nagsinungaling ka na, di ba? Mahirap yun. Kailangan maging totoo tayo, no? Sinasabi ko to para, para na rin sa inyo, no? Hindi dahil, majority na marami na silang nabaksinan, gusto mo mabaksinan ka rin kahit alam mo may nararamdaman ka, di ba? Mahirap 'yun. Huwag magsinungaling. Ayun. Sunod natin yung back up, no? Simbawa, ako nagpasama pa talaga ako, no. Pasama ko sa kapatid ko, tsaka sa anak ko. Ayun. Para at least if ever may mangyari sa akin o kung ano man, nandiyan sila, di ba? Tsaka alam ko sa sarili ko, kaya ko naman. Sa dami ko nang nalalaman, eh, bakit pa ba, di ba? Paano pa, bakit pa, ganyan. Baga mananaig pa rin sa'yo na gusto ko yun, gusto kong mangyari yun, gusto kong mabaksinan talaga. Dahil nga sa anxiety, di ba? Pag may anxiety disorder ka, bago ka palang magkaroon ng anxiety disorder, ma-diagnose ka, malinis na, kumbaga wala ka ng sakit. Kasi nga naglaboratory ka na, nagpa-x-ray, mga ganyan, mga blood chem, di ba? Normal yung ano mo. So, mananaig sa sarili mo na wala kang sakit. Yan. Yan ang inaano ng anxiety disorder. Sana lang wala kayong ganun, no? Para if ever maturukan kayo, no? Walang magiging problema. Yung magiging problema lang, yung side effect nga nung bakuna, no? So, yun. Sunod natin, distraction. Ayan na nga. Eh, sabi ko na, once na papunta ka pa lang, kung talagang medyo mataas pa yung anxiety sa katawan mo, di ba? Ano mo lang? Gawa ka ng mga distraction sa sarili. Mag-sounds ka, anumang ano, kain kang candy, amoy ka ng ano, basta gawin mong ano.
gawin mong ano yung isip mo, no? Pagganahin mo yung mga senses mo, di ba? Para hindi ka maano, para hindi mo matawag ito. Hindi manaig sa isip mo yung ganyang ano, pagpigil, no? Dahil na yan nga ginagawa ng anxiety sa atin. So yun. Tumingin kung saan, yun, look away. Kung saan ka, ano, yun nga, parang distraction na rin yun. Eh. Diba, tinuturokan ka na, no? Tingin ka sa iba. Yan. Diba? Yung sakit na, ano ba naman yun, diba? Yung sasabi nga na, kagat daw ng langga. Yun naman talaga ang ano, eh. Lalo sa mga bata, ano? Pampakalma ng mga bata yan. Sa atin naman mga matatanda yan, ako naman. Kagat ng langgam. Wala na yan. Sa tanda mo lang yan eh. Ano ba naman yung sakit na yan? Diba? Mukha lang talaga siyang ano kasi karayom yun eh. Ito nga eh. Noong na-operan ako dati, hindi ko na sabihin kung anong in-opera sa akin. Oh. Yan yung kahaba. Oh. Inusok sa akin. Ang kaanuhan pa, hindi pa tinamaan yung ugat, umulit pa. Diba? Diwaw. So yun. Sunod natin yung relax. Relax mode, diba? Kailangan mag-relax kasi halimbawa, nasa ano ka na, tuturukan ka na, naninigas ka ngayon, umaatake si anxiety sa'yo. Mamaya, yung sobrang tigas ng muscle mo, hindi bumaluktot yung joke. Bumaluktot, nabali pa, no? Hindi, problema pa. Or mamaya, nasa kalagitnaan, na, bigla kang gumanon. Diba? Relax lang. Yung mga yun, posibleng maisip mo, talagang yung, ano yan, ginagawa lang ng isip mo yan. Ayan ang anxiety. Sa dami mong iniisip na nga negative, iba dyan, di yung ano dyan, kumbaga, walang ano dyan, walang katotohanan, you know? Kasi nga, ang isip natin ng anxiety, sobra, no? Magaling siyang gumawa ng ano, mapapaniwala ka talaga niya. No? So, yun lang. Kung sakaling mahilo ka, di umupo. Or kung ano, humiga. Hirap huminga, di. Relax. Ayan ang ano eh. Basta sabihin mo doon sa doktor or kung sino man yung specialist, may anxiety disorder po ako. O, di, yun. Maalalaman naman nila, ma-assist ka naman siguro. So, yun. Yung sabi ko nga, di ba? Yung anxiety, hindi yan ang tunay na ikaw. Hindi yan. Kumbaga, part lang yan ng ano mo, no? Part lang yan ng isip mo, katawang utak mo, no? Ginagawa lang siya, kaya ka na nababangko sa ganyan, no? Kumbaga, nai-stuck ka na sa ganyan. Nai-stuck ka sa ganyang kalagayan mo, no? Kaya dapat, anuhin natin yung sarili natin, no? Tulungan natin, no? Sa, ano, kung sa mga aral-aral naman, no? Kailangan mo lang din ng lakas ng loob. Palakasin mo yung loob mo, katawan mo, isip mo na kaya mo yan, no? So yun, ano bang kwentong karayo mo, no? So yun, pwede na nating tapusin, no? Nga ba na ng 27? Wala na. So, inom ka lang lagi ng tubig. Yan, distraction din yan. Pag inom ng tubig, dapat may dala ka laging tubig. Kinakabahan ka, inom ka ng tubig. Ganun ba? So sana lang makatulong itong mga itong ginawa kong video para sa inyo, no? Kung sakaling may anxiety ka, tapos hindi pa kayo nagpapabakuna, no? Saan nyo lang loob nyo? Ganyan din ako. Mahina ang loob ko noon. Pero dahil siyempre, sa kaalaman, nalalaman ko na, tapos ni-research ko about sa COVID, ganyan. Yung gusto ko talaga, Pfizer talaga eh. Yun talaga hinaano ko. Hindi ko naman hinaano na, ayun talaga piliin nyo, dahil walang ganitong Pfizer sa lugar nyo. Ayun na tayo. Basta magpabakuna kayo. Sa akin lang yun. Walang ano-ano yun. Basta gusto ko yun. So, may kanya-kanya tayo. No? So, yun. Ano nga ang kwentong ano nyo, anong kwentong vaccination nyo? So yan, maraming salamat, no, mga pre. Tapusin na natin, no. Thank you very much. Adios.